Bibigyan pa ng isang tsansa itong si Polly ng Magnolia Chicken Templados. Napakarami ng mga fans ng Magnolia nagko-comment dito sa channel natin at nagtataka bakit ba ang Magnolia ay hindi nagte-trade, hindi katulad ng San Miguel Beer at ng Ginebra San Miguel. Well, ang tanong kasi dyan ay kung ano ba ang dapat i-trade ng Magnolia at madalas na babanggit ay ito nga si Polly. Pero mukhang ang desisyon ng management ngayon pati na ng coaching staff ay bigyan pa ng isang pagkakataon itong si Lee para ipakita kung anong kanyang-kanyang gawin. Wala namang duda na pagdating sa scoring ay maaasahan talaga ito si Paul Lee. Ang problema rin talaga yung kalusugan nito at madalas kasi pag playoffs ay bumababa yung kanyang performance at yan ang dahilan kung bakit madalas nauugnay ang pangalan nito sa mga trades. Sa ngayon, mukhang gustong tignan ng management kung anong kayang gawin ni Lee ngayong konferensya na to. Lalo na at sigurado na alam niya yung mga trade rumors na umiikot at palagi na babanggit yung kanyang pangalan. Para bang yung kay Troy Rosario, inamin ni Troy na alam niya na madalas niyang naririnig yung mga rumors at sigurado na si Polly ay ganun din. Kaya kinakailangan, mula kung pisang laro ng Magnolia hanggang sa huli, kailangan tignan natin kung ano magiging performance ni Lee kung siya ba ay lalo magpapakitang gilas para ipakita sa management na gusto niyang manatili dito sa Magnolia o baka naman lalong bababa ang laro niya dahil maapektuhan siya ng mga trade rumors. Sa ngayon kasi syempre kahit na meron tayong import, ang laro pa rin ng Magnolia base doon sa sistema ni Coach Chito Victolero ay nakadepende pa rin ang malaki dito kay Lee at kasasabi lamang nitong si Coach Victolero sa isang panayam sa Spin PH na tiwala pa rin siya dito kay Paul Lee at ito pa rin ang kanyang inaasahan pagdating ng clutch time. Hindi lang natin mataya kung ang management ay ganyan din ang paniniwala. Kaya kinakailangan nating tignan hindi lang yung performance ni Lee kung hindi pati na nung import nila at ng mga teammates niya. Kung gumanda ang performance ni Lee baka siya ay manatili dito sa Magnolia Chicken Templados. Inulit ni Coach Leo Austria na ngayong Commissioner's Cup ay makababalik na itong si Terence Romeo at maglalaro para sa San Miguel Beer. Siyempre magiging maganda yan para sa Beermen dahil nakita natin dun sa Philippine Cup Finals na kahit maganda ang inilaro ni Simon in season noong Game 7, minsan ito ay hindi consistent sa scoring at madalas siya ang iniiwang bukas ng depensa ng Tropang Giga. Pero siyempre kung si Terence Romeo ang nandun, hindi mo yan na-open dahil alam mo na mas consistent ito kaysa kay Simon and Siso. Kaya si Coach Leo Austria mismo nagsabi na kinakailangan pa rin nila ito si Terence Romeo kahit sabi nga nung iba ay parang overloaded na sa guards ang San Miguel Beer. Pero katulad ng sitwasyon ni Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra, hindi rin ibabalik agad-agad ni Coach Leo Austria ito si Terence. Katulad ni Gray, nag-workout na rin si Terence Romeo pero hindi nila siyempre ito bibiglain at kapag ito si Terence Romeo ay clear to play na, hindi ka agad ito bibigyan ng mahabang minuto. Kumbaga, pakikiramdaman muna ni Terence kung kaya na niya at dito natin makikita kung ano kaya niya i-contribute. Yan, ayon kay Coach Leo Austria, ang advantage ng marami silang guards katulad ni Enciso, ni Ross, pati na ito si Paul Samar dahil yan ang magbibigay sa kanila ng sabihin na natin na caution habang nagre-recover ba itong si Terence Romeo. Pero kapag fully recovered na si Terence, asahan natin na siya magiging parte ng rotation ng San Miguel Beer at sila ni Chris Ross ang magiging main point guards. Kailangan din natin tignan syempre kung paano ang i-adjust ni Coach Leo Austria yung kanyang pagbalanse sa lineup, lalo na ngayon at lalong mas dadami yung players na kinakailangan maka-score. Nakita naman natin na gumanda laro ni CJ Perez nung wala si Terence dahil mas marami siyang mga shots na napupunta sa kanya. Pero syempre, kapag nandiyan na si Terence, kailangan na ibigay daan din ito si CJ, si Jericho Cruz, si June Mars, si Mo Tautua, si Vic Manuel, at of course, meron pa silang import na si Thomas Robert Robinson. So tignan natin kung paano pagbalasang gagawin ni Coach Leo. Meron ang petsa ang pagbabalik ni Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra. At sinabi ni Coach Tim Cohn na ito ay mangyayari sa ikatlong linggo ng Oktubre. Pero sinabi din ni Coach Tim na kahit ito ay maglaro, asahan natin na limitadong minuto lamang ang ibibigay dito. Dahil sinabi ni Coach Tim na sa ngayon, nagpa-practice na itong si Jeremiah Gray sumasama doon sa kanilang mga offensive at defensive drills. Iyon nga lang, hindi pa nila masyadong pinupwersa lalo na yung tuhod nito kapag naglalaro sa practice. Dahil syempre ayaw nilang mabigla. Pero ganun pa man, excited itong si Coach Tim Cohn dahil magkakaroon siya ng athletic na duo. Itong si Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo at meron ka pang Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle. Kumbaga panggilas talaga yung lineup ng Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Coach Tim Cohn na kahit limitado lang ang minuto na lalaroin ni Jeremiah Gray pagbalik niya ay magiging maganda pa rin ang takbo ng performance ng Ginebra.
Lalo na ngayon at itong si Jamie Malonzo ay maglalaro na doon sa unang game ng Gene Kings, kaya asahan natin na ito ay magpapakita ng gilas agad. Ito si Jeremiah Gray, sabi ni Coach Tim Cone, ay magaling na inside at outside player at kapag ikaw ay merong outside shooter na matangkad katulad ni Jeremiah Gray, sasamahan mo pa nung bago nilang recruit na si Von Pesumal at itong si Jamie Malonzo, talagang lalong lalakas ang Barangay Hinebra. Pagdating sa lalim ng bench, masasabi natin na kahalos katumbas na ng Gene Kings itong San Miguel Beer at sinabi mismo ni Coach Tim Cone na alam niya na malakas yung kanilang lineup ngayon. Pero ang question pa dyan, sabi ni Coach Tim, kinakailangan yung chemistry nila ay mapaganda. Dahil syempre, ang advantage mo dito sa Commissioner's Cup, kinakailangan maganda chemistry mo at yan ang alas ng Barangay Hinebra dahil si Justin Brown din hindi na kinakailangan mag-adjust dahil alam na niya ang laro ng Barangay Hinebra. Ito namang si Jeremiah Gray, kahit nakaupo lang doon sa bench, ay natututuhan pa rin yung sistema ni Coach Tim Cone kapag pinapanood ang Gene Kings. Nagsalita na si Roosevelt Adams tungkol doon sa naging experience niya sa PBA at deretsahang sinabi ng dating number 1 pick na hindi siya naging masaya. Sinabi niya na halata daw na walang plano ang Terra Firma para sa kanya dahil hindi siya nilalaro sa kanyang tamang posisyon at parang wala daw direksyon ang Terra Firma kapag siya ay naglalaro. Ibig sabihin, kulang na lang na sabihin ni Adams na ang Terra Firma ay parang wala talagang planong manalo at yun ang dahilan kung bakit siya na-frustrate doon. Tandaan natin itong si Roosevelt Adams ay kinuha yan ng Terra Firma at sinabi nila na ito ang magiging cornerstone o foundation ng kanilang prangkisa. Pero syempre walang naniwala dyan dahil yun din ang sinabi nila nung nakuha nila si Christian Stanhardinger, si CJ Perez at kung sino-sino pa. Kaya sa ngayon, kinakailangan siguro tignan natin kung ano rin na sasabihin ito si Roosevelt Adams kung sakasakali na may mag-alok sa kanya na bumalik sa liga. Kung inyong magugunita ito si Adams ay kamontik nang mapunta sa San Miguel Beer, kapalit sana nito si Alex Cabagnot at Von Pesumal, pero tumanggi ito si Coach Leo Austria. Isipin nyo na lang, kung sakasakali dapat ang naging kapalit ito si Von Pesumal ay si Roosevelt Adams, pero ngayon, ang naging kapalit ni Pesumal ay second round picks lamang. Pero ganun pa man, parang okay na rin dito kay Adams kahit hindi siya napunta sa SMB o sa kahit ano pa mang PBA team dahil masaya naman daw siya doon sa pinuntahan niya na team sa Japan. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak kung ito si Adams ay babalik pa sa PBA. Pero base nga doon sa kanyang mga statement sa hindi raw siya naging masaya dito sa naging experience niya sa liga natin at hindi na rin nakagugulat na maraming mga players lalo na sa kolehiyo ay nagde-desisyon na lamang na magpunta sa Japan kaysa bumalik dito sa PBA. Dahil sabi nga nila, mas malaki na kita doon at of course, iba ang standards of living. Kaya abangan natin kung ano magiging latest developments dito kay Roosevelt Adams kung babalik pa siya sa liga. Shout out kay Junjun, Angeli, B-Boy at Terence Matas at Ernie Bagares, Enrico at Presi Angsioko, Scout Ranger, Kagawa at Katsakino Dukusin, Alvin Ulatan Family, Celino Valles at Jonel Alagon Family, Alexander Hernani, Joy Anturalba Travel and Tours, Jomel Espina Paner, JJ Siboom, Cesar Baninha, Edwin Carmona Jr., Jason Mendoza, Rico Olarte, Alexis Deterala, Ronald Verbosidad, All Black New Zealand, Andrew Anyosa, Jordan at Jandre Di Malanta at Sid Maria, Anthony Allen Family, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodelin Kitamura Family, RG Bueno at Talina Family, Julius Benedict at Jason David, Joseph Pineda, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Jose Juntilla, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Brian Andres, Judy, Wing, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Dexter Domer, Lenodo Gaitans, Jan Cantos at Raven Banyes.